Ang tinatawag na engkanto ay isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Pilipino na pinaniniwalaang may angking kakayahang na iiba sa mga ordinaryong nilalang gaya ng tao at hayop. Sila ay nailalarawan na may mapuputlang balat, asul o lunti ang mga mata, at kung minsan ay di hamak na mas matangkad o maliit sa ordinaryong tao. Pinaniniwalaan ding sila ay naninirahan sa mga punong kahoy gaya ng mga balete at sinasabing hindi nang gagalaw ng mga tao maliban na lang kung sila ay gagambalain o aksidenteng nasaktan o naabala. Karaniwan na rin na iniuugnay sa mga engkanto ang mga ninuno ng mga Pilipino. Sila rin ay inilalarawan bilang mga espiritu ng kalikasan o mga maliliit na duwende. Ang paniniwala sa kanilang eksistensya ay nagtagal ng ilang siglo. May iba't ibang uri ng engkanto sa espiritual na dimensyon. Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang level ng kapangyarihan o kakayahan na naaayon sa kanilang edad, kalikasan at katungkulan kung mayroon man. Tulad sa mga engkantong nagpapakita sa mga taong kanilang nagugustuhan, lalo't higit sa mga taong may extraordinaryong paranormal gift o ability, ngunit hindi man sila nakikita ng karamihan, sila naman ay nagpaparamdam sa mga taong kanilang nagugustuhan. May mga paraan ang kanilang pagpaparamdam. Ito ay nakabatay sa kanilang level o category. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ang unang level. Sila ay ang mga engkantong matatagpuan sa mga mapupunong lugar. Kadalasan, sila ay naninirahan sa mga punong matatanda at matatagpuan lamang sa ilang masusukal at madidilim na lugar. Ang halimbawa ng mga engkantong ito ay ang duwending puti, engkantada at ang mga punso. Sila ang mga tinaguriang mga good spirits at ang kanilang kapangyarihan ang tinaguriang pinakamalakas sa lahat. Sila rin ay itinuturing na divine at laging maaasahan. Ang ikalawang level. Ang halimbawa sa kategoryang ito ay ang mga duwending pula at itim at ang iba pang lubhang mapanganib na engkanto. Ang mga duwending pula, white ladies at evil spirits ay may kakayahang pumasok sa pisikal na katawan ng tao. Ang kanilang karaniwang biktima ay mga bata at dalagang mahahaba ang buhok. Sila ay kadalasang nagdudulot ng pisikal na karamdaman gaya ng panghihina. Sa oras na makapasok sila sa katawan ng tao, ay nagdudulot sila ng pagbabago sa attitude o behavior ng biktima. Ang ikatlong level. Kinabibilangan ito ng mga tikbalang at mga engkanto sa hangin. Ang mga ito ay kadalasang umaatake sa madaling araw. Ang taong kanilang nagugustuhan ay nagkakaroon ng iba't ibang pantal sa bahagi ng katawan na katulad sa skin allergy. Sila rin ang dahilan kung bakit minsan ay nagagawa nilang palutangin ang kanilang biktima. Ang ikaapat na level. Ang mga uri ng engkanto sa level na ito ay hamak na mas malakas at bayolente. Sila ay tinaguri ang Warriors of the Dark dahil sila ang pinaniniwala ang tagapagtanggol ng kaharian. Ang ikalimang level. Sa kategoryang ito, ang engkanto ay may dalawang mukha. Ang mukha ay maaring lalaki o babae, subalit kung minsan ay wala ring mukha. Ang ganitong uri ng engkanto ay mabait, ngunit kadalasan ay hindi. May kakayahan din silang gayahin ang itsura at boses ng taong malapit sa biktima. Sila ay mga espiritong mapaglinlang at tumihingi ng malaking kapalit kapag ikaw ay nakipagkasundo sa kanila. Base sa mga uri ng engkantong ito, masasabi nga nating napakahiwaga at misteryoso ng mga ito. Kung kaya't napakahalaga rin malaman nating mga ordinaryong tao na mayroong mga ganitong klase ng elemento sa ating mundo. Thank you.